guys! Welcome! Dito si Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate, this reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. The Hermit. In a Hermit mode ka ngayon. Everything is relaxed, calm, with the Temperance and the Hermit. Paso lang para naging aloof ka, nag-heal. Inhaling, binabalansin mo yung isipan mo, meron kang mga inaalam sa sarili mo, as well as kasama na yung pagbabalans mo ng isip at emosyon mo, yung pag-heal ng isipan at damdamin mo, yung ma-relax yung isip at damdamin mo, yung ganyan, no? Mahilig ka magpunta sa mga secluded places or else ay mahilig ka mapag-isa or gusto mo yung alone ka or nag-iisa ka. Mas gusto mo yung meron kang privacy para makapag-isip-isip ka, para makarelax yung isipan mo at maisip mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. So, yan. Your main energy. Ano to? Upright. I think it's upright. Reverse to. What old buddy? I'll be with you. Your peace again. Well, recover ka na sa pagmumukmok, sa panginayang, sa regrets, sa pagluluksa. That's why, balance na emotion mo. Hindi na kagaya ng dati na talagang ano, parang lubumok ka ba? Yung ganun. Na-emotional ka dati. Ayun. Naka-recover ka na eh sa masakit na pinagdaanan mo. Nasaktan ka pero naka-recover ka na. Parang nakabangon ka na ba? And nag-heal ka na ngayon. And you choose that. Yung magsimulang muli. No? Agad. Maka-recover ka na agad. Oh. Pero pag naging impatient ka na, makuha mo agad yung gusto mo. Or ang mag-offer sa'yo yung person mo ng cup of love. Ng, this is, commitment, yung mga ganyan, yung seryosong offer sa'yo, yung, magkatotoo na itong mga gusto mong mangyari, no? To the extreme na talagang nag-i-impatient ka na, na gusto mong mahalin ka ng todo at totoo ng person mo, na maging mabait at maging understanding na si person mo, yung ganyan na mag-commit at mag-settle down na siya sa'yo, no? Oh, mag-offer talaga ng cup of love and pang long-term na relationship, commitment pati, na you can rely na sa kanya na magkaroon ng yubihin, pro cups. Oh my gosh! See? Ah, makipagkita na siya sa'yo, lalo kung hindi siya nakipagkita sa'yo ng matagal-tagal na. Oh, gusto mong mapag-isipan ng person mo yan eh. Yung maging klaro na yung pag-iisip ng person mo, the way your person will think or will judge the situation na klaro na yung isip niya, na wala nang blockage, wala nang nagka-cloud sa judgment niya at sa isipan niya. Yung nakapag-isip na siya ng tama, ganyan, no? Nakarealize na siya ng mga pagkakamali niya, no? Na-evaluate niya na kung ano yung tama, sa mali, mga ganyan, no? With the judgment, ha? And with the Ace of Pentacles and the Ace, puro aces to. Yes.
magkaroon na ng stable new beginning and something new. Na yung maging stable ka na. Secured. Na hindi na nagkakaroon ng imbalance, na hindi na nagiging unreliable yung person mo. Parang dumating na yung blessing sa'yo na pang forever or pang nag-uumapaw na blessing. Parang tuloy-tuloy ba, no? Pag nag-umpisa, tuloy-tuloy. At stable, secured. Na yung ma-assure yung security, yung stability na magtuloy-tuloy. And kung sa tanim pa ay tuloy-tuloy yung grow, no? At palalim ng palalim yung ugat. Ganun. So, yan. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and Libra, Gemini, Aquarius. Ang darating sa iyo. Meron bang darating sa iyo? Ang magte-take ng action, stability, security. Yung hindi mo bitaw-bitawan, yung hindi mo may let go. Meron magte-take na action sa'yo. Yung person na still ka-hold on ka pa rin dyan. Pero may mga nirelease na siyang baggage. What's with the Three of Wands here in reverse? Naging unmotivated, unguarded. Naging unmotivated, naging guarded. Ano pa? Yung information sa person na yan. Naging restricted or pinigilan yung sarili niya. Na-focus sa work, sa or nag-invest sa iba. Pwedeng sa family niya, sa vicious na person dahil clouded niya yung judgment niya, yung isipan niya at the time, confused yung utak niya. Kaya naging ano to, naging ito, upright ba to? Wait lang. Hindi, in reverse yan. Seven of Swords. Hindi siya makatakas doon sa vicious person, sa parang walang puso na person. Dahil stuck yung isipan niya doon. Stuck siya doon. Yeah. Stuck siya doon. Parang na-in-love siya doon ba? Kasi ginamitan na orasyon, spell with the High Priestess. High Priestess yung third party. Kaya nagkagusto siya doon. Kaya minahal niya, yung pala kay Piki. Doon siya nag-settle down. Yun pala kay Gayuma lang, yung mga ganyan ba. Kinat off ka sa buhay niya. Yan siya, yung person mo. Um,
Bakit parang na-hold on na to sa'yo ngayon at gusto niyo mag-take ng action? Kawala na siya sa ginagawa ng high priestess na yun, third party. Na-release niya na yung baggage. Or yung parang ang bigat na daladala niya. Ano yun? Gayuma? Gayuma. Yung ginayuma siya, parang ang bigat ng ulo niya. Or parang may pasan-pasana. Parang wala sa sarili yan na basta may dala-dala. So, ibig sabihin may karga, may gayuma. So, yan with the 10 of wands. Gayuma daw yun. Yung dala-dala niya na, i-release niya na. Tanggal na. Okay? Tanggal na yung gayuma. Baka may nagtanggal. Sino nagtanggal? Empress. Mabait yan yung Empress na yan. Intuitive din yan. And powerful yung energy na yan. Natural lang. Simple, attractive, and mabuti yung puso ng Empress na yan. Hindi siya reverse, ha? Upright siya. That's why. Sabi ko yan. Mabait. Pag in reverse siya, ay kabaliktaran niya. Ang ugali ng Empress in reverse. Fake. And mapagkunwari yung Empress in reverse. Pero ito, upright to. So, lahat ng maganda qualities na nasa Empress na to. Yan. Parang abundance of blessings or gifts, parang maganyan. Or madaming magaganda at mabubuting kakayanan itong Empress nito. Ano yung, di ba nina, ay importante na tulungan ka. Ano ang next move ng person sa ngayon? What's with the world in reverse? Next move. Next move. Interesado itong magkaroon ng new beginning sa yung dalawa. Ano ang next move ng person mo? Offer sa iyo ng a cup of love. So, yan. Ang makasama ka, of course, yes. And ipaglalaban ka na niyan. Nawala na eh. Magulat ka na lang. Nandiyan na yung person mo. Ha? Ay. Ano ngayon ang mangyayari sa third party? May iwan si Eri? Oh. Lumabas na to kanina eh. Mawala na ng interest yung person sa kanya. Ano pang mangyayari sa third party? Ngayon? Dahil wala na bang epekto yung ginawa niya sa person mo? Nobody. Wala na. Hindi na ba gagana yung mga gagawin yung spells? Love spells? Hindi na. Ganun pagka maabusado. At mga vicious. Pinatanggalan na ang kapangyarihan niya. Ayun. Ganun pagka masama. See. Gagamitin nila yung spiritual na kakayanan nila for their advantage, for their selfishness, to get what they want. Ngayon, hindi niya na magagamit yan kasi abusado mo siya. Ginagamit niya sa kasalbahian. Ano yung tinanggalan ng impress ng kapangyarihan spiritual yung high priestess na yun? Tinanggalan. Bakit? Seraphim ba yung impress na yun? Seraphim? Di naman. Dati siyang Seraphim Angel. Dati siyang Seraphim Angel. Na nagkataong tao yun. Na naging tao siya ngayon. Dahil yan bang purpose niya talaga? Ang gamitin yung mga
kakayanan niya para matulungan ang mga sinasalbahay ka lang. Yeah. So, yun ang purpose niya kung bakit siya naging tao. Mayroon kasi pag si Rafi, makapangtanggal yan ang kapangyarihan ng iba. So, meron pa rin siyang kapangyarihan kay tao siya ngayon. Meron pa rin siyang kapangyarihan ng kapangtanggal ng kapangyarihan. Yung ibang ang hindi yan, makapangtanggal ng kapangyarihan ng ano, si Rafim lang, at saka yung God. Ibang klase ng anghel, yung mga cherubim, diyan sila makapagtanggal ng kapangyarihan. Si Rafim lang, yan yung highest rank ng angels. So, kahit na tao siya ngayon, kaya niya mang tanggal ng kapangyarihan. Spiritual na kapangyarihan, of course. So, ibig sabihin, may kapangyarihan pa rin siya. May mga kapangyarihan pa rin siya. Matagalan. Kasi magagamit niya sa purpose niya. Kasi lang, hindi naman siya dragon ngayon. Kasi, tao yung katawan niya. So, yun gano'n. So, yun. Kaya ako natanong kung si Rafim, kasi, yun lang ang alam ko na kapangtanggal ng kapangyarihan. At saka yung God. Yung mga kapangyarihan spiritual, syempre. Search yun. So, search nyo na lang po. Ayoko na mag-explain ba. So, kaya lang tinanggal, no, para hindi niya na magamit sa kasamaan. Sa self, sa ano niya, sa pansariling purposes. Sa pansariling ano, motibo, intention. For selfish purposes. Or for selfish intention. Yung mga ganyan. So, yan. Ano ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Nobody. Ano ba ito? Upright ba ito? Upright. In reverse talaga siya, guys. Kala ko upright pa eh. What's with the... ano dito? Wheel of Fortune. In reverse. So, dahil klaro na yung judgment ng person mo, feeling niya, para bang minalas-malas kayo ba? Pero kung asawa mo to dati, feeling niya, minalas-malas kayo, na parang dumaan kayo sa challenges na ano, na malalagpasan nyo din, of course. Tatapos din yan. Yeah. Kaso nasaktan ka din. Ganun. Dahil sa karoon siya ng option. Yung ganyan, parang nadala sa temptation. So, hindi niya alam, ginayuma siya. Kaya yan, temptation. Wala sarili yung taong nagayuma. Ganyan, sa narapag na puruan. Ay, naku. Sugil lang niya. Magiging matigas kung natabla ng matinding gayuma. Mawala pagkamaldita, pagkamaldito ko isang tao. Ayun o, diba? Ang mga naka-experience lang yan, ang makaresonate yan, ang makarelate yan. So, kaya hindi kasalanan yun ang nagayuma. Yung nang gayuma ang may kasalanan dyan. Yun na nira ng pamilya, lalo kung may pamilya, may mga anak kayo, at asawa mo yan, yun ang may kasalanan doon, yung nagayuma. Diba? So, ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ano to, upright to? In reverse. Na, what's with this? In reverse. In reverse to. Parang nawalan siya ng courage na
sugurin ka, na mag-offer ng huge pentacle. Why? Yun yung iniisip niya eh. Dahil takot siya, dahil sa yung guarded siya, no? Dahil sa tao, natakot siya. Dahil sa nagawa niya, no? Dahil sa parang pangahas na ginawa niya. Pero ano yung feeling sa inyo ng person mo ngayon? Anong feelings niya sa iyo ngayon? Ba yan? Ano ba to? Saan ba yan? Anong feelings ng person mo sa iyo ngayon? Yung naramdaman niya ng person mo sa iyo ngayon? Ah, talagang your person wants a balance. Yun yung dinidesire niya, magkaroon ng balance inyo dalawa. Ang magtanggumpay na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ang ano ba to? Ang hindi na ma-stuck yung connection nyo, hindi na maging stagnant, yung ganyan, pareho lang naman. Magsimula kayong muli na tuloy-tuloy na, na magmahalan kayo. Hmm? Makapagsimula kayong muli. Ayan. Yes. Yung maging stable na yung relationship nyo, na tuloy-tuloy na, na stable, and sasaktan siya dahil parang naging foolish siya ba? Naging padalos-dalos siya ng mga actions niya. Hindi niya alam na kayong makasya siya. So, ano yung next move na gagawin ng person mo towards you? Mamahalin ka niya. Nang tunay, maging emotional yan eh. Ang ganyan, no? And dahil sa may mga pinagdaanan nga kayo, dahil sa minalas-malas kayo, parang nadala siya sa temptation ba? Maging emotional to. May death card pa oh. To the extreme. No, kasi mayroong devil card and matindi yung desire niya na sa'yo. Oh, nakawala na talaga siya guys sa nag-control sa kanya. Ano pa? At para bang nakapahinga na siya yung isip niya kasi pagodin yung isip niyan. Na-control eh. Parang clouded na wala siya sa isip niya eh. So, nakakatulog na to ng maayos, ng mahimbing, ng person mo. Nakatulog na ng mahimbing yan. And, hermit. So, nakikita niya na yung liwanag, no? Parang, nakapag-isip na siya ng maayos, yung ganyan ba? Sa ano? Pati intuition niya gumagana na din. At naman ng tao may intuition eh. And nagiging active na din siya, nagiging energetic. Kasi walang influence na eh. Oh. At hindi na matigas yung puso niya. Balance na yung emosyon niya. And, ready na itong mag-offer sa'yo ng cup of love. Ano pa ang next action ng person mo towards you? Upright yan. In reverse. Ano to? What's with the Knight of Wands in reverse here? Parang naging impatient siya na makapag-take na siya agad ng action ba? Na yung hindi na stop yung connection nyo, na maklaruhan ka. So, gusto niya i-explain sa'yo. May mga gusto siya i-explain sa'yo. Yeah. Yung mga gusto siyang i-explain siya, yung person na yun. Pero, para bang nininerbyo siya, no? Para mapanatag ka, maging komportable ka, at maging welcoming ka din sa kanya. May mga gusto siyang i-klaro sa'yo talaga, oh. Yes. Yung ma-explain yan sa'yo. At mag-effort yun sa'yo continuously.
Yan ang goal niya. Na ituon niyo na yung panahon niya, attention niya sa iyo. Ang mag-take ng action, mag-offer ng a new beginning, stable new beginning, something grounded, stable, and small offer, pero it will grow. And decisive action na it will grow talaga. No? Yun ang next action ng person mo towards you. Ano naman ang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ano to? The devil? Na ginayuma siya? Na ginayuma daw siya, oh. One more card. Na ginayuma siya. Yun ba sabihin ng person mo sa'yo? Na na-influensyan siya, yung utak niya, na parang nawalan siya ng control. Nawalan siya, nalito yung utak niya, na parang wala sa sarili ba? Para bang ang gulo-gulo ng utak niya. Na, nalilito siya, hindi niya maintindihan yung sarili, yung utak niyo, yung pag-iisip niya. Parang ganun. Na-influensyan yung utak niya na nawalan siya ng control sa sarili niya talaga. Yeah. That's why nakagawa siya ng ano, yung ganun. Parang nag-commit siya doon sa isang person. That's why nasira. Kung pamilya mo to, nasira yung pamilya niyo. Kung asawa mo, nasira yung pamilya niyo. Pero, ayan siya. Natulungan ka. Tumulong sa'yo. Or, maring napatulong ka, no? So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po rin yung kalimutang i-click ang bell button ng Instagram para notify kayo sa mga susunod ng videos na upload ko. At pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading ito.